So ayun mga kaibon, welcome back dito sa ating YouTube channel. So ang video natin ngayon mga kaibon is medyo interesting ito mga kaibon, kasi pag-uusapan natin ang kaibahan ng dalawang mutation mga kaibon. So sa mga nagpa-project ng rainbow dyan, yung rainbow budgerigars, is baka may matutunan kayo sa ating video ngayon mga kaibon, kasi papaliwanag ko sa inyo ang kaibahan ng rainbow at FBG mga kaibon, or yung tinatawag nating full body grewing. So kung titingnan natin sila mga kaibon, is medyo magkapareho talaga sila mga kaibon, pero ang totoo is may kaibahan talaga sila. So medyo nakakalito yung mutation ko mga kaibon. So panoorin nyo ang buong video para malaman nyo. So pasok muna tayo doon sa ating mini aviary, let's go. So ayan na nga mga kaibon, nandito na tayo sa loob ng ating mini aviary. So ayan mga kaibon, nandito na naman tayo sa harap ng ating setup mga kaibon. So ang video na natin ngayon is ipapaliwanag ko sa iyo o sa inyo ang kaibahan ng full body grewing siya kayong rainbow mga kaibon, kasi marami ang nagsasabi na pareho lang sila mga kaibon, or kung titingnan natin is parang rainbow talaga siya mga kaibon, or parang FBG siya, pero sa totoo is may kaibahan talaga yung dalawang mutation yan mga kaibon. So pareho silang dalawa, pareho silang composite mutation mga kaibon. So pero nga hindi natin matatawag na rainbow yung full body grewing mga kaibon. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So kukuha tayo ng sample dyan sa ating fire cage mga kaibon. May mga yang tayo dyan na FBG siya, FBG at rainbow mga kaibon. So nabubulol na ako. So ayan, so kukuha tayo dyan mga kaibon at ipapakita ko sa inyo para mas ma-appreciate natin or mas makikita natin ang kaibahan nila mga kaibon. So let's go. Ayun mga kaibon, bago tayo kukuha ng sample dito sa ating flight cage mga kaibon, ipapaliwanag ko lang sa inyo ng konti kung ano ba yung rainbow mga kaibon. So ang rainbow pala is isang composite mutation mga kaibon. So ibig sabihin, binubuo siya ng genes mga kaibon para makuha natin yung rainbow mga kaibon. So ano ba yung requirements or yung ingredients para makabuo ng rainbow? So ang kailangan natin mga kaibon is yung yellow face or golden face, tapos clear wing, at yung blue series opaline mga kaibon. So yung tatlo na yan, yan yung kailangan natin para matawag natin, or yan yung kailangan natin para makabuo tayo ng rainbow mga kaibon. At yung FBG din mga kaibon is isa din siyang composite mutation mga kaibon. So binubuo yung FBG mga kaibon sa dalawang genes mga kaibon. So ang genes na yun is yung clear wing at grewing mga kaibon. So pag i-combine natin yung dalawa is malalabas na full body grewing mga kaibon. So ayan, so lagi natin tatandaan na pareho silang composite mutation mga kaibon, pero hindi sila magkapareho na mutation. So yung isa is rainbow, saka yung isa is full body grewing. So kung baguhan ka pala sa pag-iibon mga kaibon, at kung interesado ka sa rainbow, kung titingnan mo yung dalawang mutation is parang magkapareho talaga sa mga kaibon. So may konting details lang, or may konting diferensya lang mga kaibon, para masabi natin na hindi talaga sila magkapareho. So masasabi natin na magkaiba yung mutation nila mga kaibon. So kung ikaw is baguhan ka pa lang at makikita mo yung ibon na yon, so baka matatawag mo siyang rainbow, pero pag ipapakita mo siya sa mga eksperto mga kaibon, or para sa mga matatagal lang nagbreed ng rainbow, is matatawag nila yung full body grewing mga kaibon. At yan yung pag-uusapan natin ngayon para may matutunan kayo mga kaibon. So by the way, so ipapaalala ko lang sa inyo mga kaibon, hindi po ako isang eksperto. So ang gusto ko lang mga kaibon is isishare ko sa inyo yung mga natutunan ko sa pag-aalaga ng rainbow mga kaibon. So nag-aalaga ako ng rainbow magto 2 years na mga kaibon. So hindi ko pa matatawag ang sarili ko na isa akong eksperto mga kaibon. Sadyang may natutunan talaga ako based on my own experience. So gusto kong ipahagi sa inyo yun mga kaibon, kasi alam naman natin na ang rainbow ngayon is medyo tumataas na yung demand niya mga kaibon, at marami na yung nagbi-breed nun mga kaibon. So lalo na dito sa Cebu, so lumalakas na yung rainbow mga kaibon, at madami na yung pumapasok sa pagbi-breed nito. So yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kaibon. So let's go. So ayan mga kaibon, so yan yung fetish natin. So ayan, lagi nyo namang nakikita yan mga kaibon. So dyan tayo kukuha ng
dalawang ibon mga kaibon. So ang una natin kukunin is yung rainbow at yung full body gear mga kaibon. So pareho silang dalawang violet mga kaibon, para masasabi natin na magkahawig talaga sa mga kaibon. At i-explain ko din sa inyo kung ano ba yung kaibahan nila mga kaibon, bakit natawag natin na rainbow ang yung isa at yung isa naman is full body gearing. So mga kaibon, so kukuha lang tayo dyan ng ibon dyan mga kaibon sa ating fight cage, at ipapakita ko sa inyo mamaya mga kaibon. So let's go. Kaibon, meron na tayong sample dito na ipapakita ko sa inyo para malalaman nyo mga kaibon ang pagkaibahan ng full body grilling at rainbow mga kaibon. So ang ibon natin dito sa ating mini o sa ating carrier mga kaibon is pareho silang yellow face na violet mga kaibon. So ipapaliwanag ko sa inyo mamaya ang pagkaibahan nila mga kaibon, bakit natawag natin ng FBG at rainbow yung ibon na to. So ilalagay ko lang sila sa mas malaki na cage mga kaibon, para mas malinaw pag binidyohan natin. So, tara. Ayan mga kaibon. So, meron tayo dito isang cage mga kaibon na ginawa natin mga kaibon. So, ayan. So, ilalagay natin sila dito mga kaibon, para mas ma-appreciate nyo at para mas makita nyo mga kaibon ang details ng kailang pakpak mga kaibon. So, actually, nasa pakpak talaga kadalasan natin makikita mga kaibon ang kaibahan ng dalawang ibon. So, ayan. So, lalo na sa rainbow. So, nasa pakpak talaga mga kaibon. So ayan, ilalagay ko lang sila dito mga kaibon, para makita nyo. So let's go. Ayan mga kaibon, so nandyan na po sa cage yung dalawa nating ibon. Wow. Na gagawing sample mga kaibon, para ipaliwanag ko sa inyo ang kaibahan ng rainbow at yung full body grilling mga kaibon. So bakit pinili ko itong dalawang location, kasi ito talagang dalawa mga kaibon ang madalas na mapagkamalan na magkapareho lang mga kaibon. So ayan. So, meron tayo dito yellow face na rainbow violet mga kaibon, at meron din full body grilling na violet mga kaibon. So, pareho silang yellow face or golden face, at magkapareho din silang dalawa mga kaibon na violet. So, yun na lang, isipin sila magkapareho mga kaibon ng full mutation, kasi yung isa dyan is rainbow, at yung isa naman dyan mga kaibon is full body grilling. So ayan mga kaibon, so kung alam nyo ang mutation nila, i-comment nyo sa baba mga kaibon kung saan dyan, kung sa yung sa una ba o yung sa harap mga kaibon. Ayan, so simulan ko na mga kaibon, at ipapaliwanag ko sa inyo ang kaibahan ng dalawa. So ayan mga kaibon, so kung titingnan natin sila mga kaibon is parang magkapareho lang talaga sila. So sa ulo pareho silang yellow face or golden face, at yung color nila mga kaibon is pareho silang violet. So ayan mga kaibon, so yun nga lang is may kaibahan talaga sila. So ayan mga kaibon, so unahin natin itong rainbow mga kaibon. So ayan, so tama kayo, yan yung rainbow mga kaibon. So ayan, at yung isa naman dyan is yung full body grilling. So kung titingnan natin mga kaibon as a newbie o wala pang ganong alam sa rainbow, parang magkapareho lang talaga sila mga kaibon. So kung sa ulo at yung color nila is parang magkapareho lang talaga, walang pagkaiba. Pero kung may alam ka na sa rainbow mga kaibon, at kung titingnan mo nang mabuti yung ibon natin, yung dalawang ibon natin is may kaibahan talaga mga kaibon. So ayan. So yan ang topic natin ngayon mga kaibon. So umpisan ko na. Dito tayo mag-umpisa na lang sa full body grilling mga kaibon. So ayan. So ang full body grilling mga kaibon, tulad na sinasabi ko, is isa siyang composite mutation. So ayan mga kaibon, composite mutation siya. Binubuo siya ng grilling at clearing mga kaibon. So pag i-combine natin yung grilling at clearing, pag i-breed natin yung dalawang mutation na yun mga kaibon, ang lalabas is itong full body grilling mga kaibon. So ayan. So yan yung full body grilling natin mga kaibon. So itong nasa right side. Ayan mga kaibon. So bakit naging full body grilling sila mga kaibon? So kung may magtanong, bakit naging full body grilling yan mga kaibon?
Ayan, so kung titingnan natin yung scallops niya mga kaibon, so sa hindi pa nakakalam kung ano yung scallop, yan yung parang letter V. Letter V sa pakpak niya mga kaibon. So ayan, sa likod ng pakpak niya, ayan. Yan yung parang itim mga kaibon. Ayan. Ayan mga kaibon. Yan yung letter V sa pakpak niya. So yan yung isang characteristic mga kaibon kung bakit matatawag natin na full body gray wing ang ibon na to. Ayan mga kaibon. Actually yan lang yung pinagkaiba ng rainbow as full body gray mga kaibon. Yung scallop niya lang talaga. Ayan, correct me if I'm wrong. So yung scallop niya lang talaga mga kaibon. Kasi pag titingnan natin yung sikpat nila mga kaibon, is magkapareho lang silang sikpat mga kaibon. So pareho silang deep violet o yung dark violet mga kaibon. So ang kaibahan lang talaga is yung scallop niya mga kaibon. So ayan. So kukunin natin yung mamaya mga kaibon at ipapakita ko sa inyo kung saan ba yung scallop dyan para sa mga nalilito at hindi pa alam kung ano yung scallop mga kaibon. So next naman is yung rainbow mga kaibon. So yan yung rainbow natin. Kung makikita nyo yung details ng kanyang pakpak mga kaibon, is napakalinis na mga kaibon. So ayan, yan yung clear wing. Ayan, wala nang bahid na rumi mga kaibon. Ayan. So pag nag-mute o pag nag-molt yan mga kaibon, mas lalong lilinis pa yan mga kaibon. Malaki pa yung chance na magiging yellow yung pakpak niya. So ayan, yan yung clear wing mga kaibon. So check na sa clear wing. At yung yellow face, ayan, check na tayo sa yellow face or golden face mga kaibon. At yung blue, ayan, so yung blue series or ayan mga kaibon. So yung blue series, pero ang color niya dito mga kaibon is violet. Ayan. So sa full body clearing naman, yung cheek patch niya mga kaibon is dark violet. So ayan, check na tayo sa dark violet. At hindi necessary mga kaibon na kailangan ng kinakailangan natin na maging blue series yung full body gray wing mga kaibon. So hindi siya necessary para matawag natin full body gray wing. So meron ding mga white face o meron ding mga white face at yung mga green na full body gray wing mga kaibon. So ayan, so yung rainbow lang ang lagi natin tatandaan, ang kailangan ng rainbow is yung blue series na ibon mga kaibon. So ayan, so kung titignan natin silang dalawa, is parang magkatulad lang talaga sila mga kaibon. So ang pagkaiba lang, ang pinagkaiba lang nila is yung scallops mga kaibon. Ayan, so kukunin ko lang yung SVG para ipakita ko sa inyo kung saan ba yung scallops dyan mga kaibon. Ayan mga kaibon, so ito yung una nating sample na ibon. So ang ibon na hawak natin ngayon is ito yung tinatawag nating full body gray wing or FBG in short mga kaibon. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung paano naging FBG yung ibon na to. So tulad ng sinasabi ko kanina mga kaibon, ang pinagkaibahan nilang dalawa is yung scallops niya. So ano ba yung scallops or saan ba natin makikita yung scallops mga kaibon? So actually dito lang natin makikita yung scallops sa likod ng kanyang pakpak mga kaibon. Ayan. So kung makita nyo itong mga maiitim na to, so ayan. So may pattern na V yung pakpak niya mga kaibon. Dahil sa pattern ng wings nila, itong itim na to mga kaibon, ito yung nagiging dahilan na nagiging full body gray wing yung ibon natin. So kung nawawala yung pattern niya mga kaibon, so ang matatawag sa imitation natin na to is rainbow na. Kasi yung rainbow mga kaibon is dapat malinis yung pakpak niya mga kaibon, na wala nang scallops na makikita mga kaibon. So hindi na magiging visual yung itim sa kanyang scallops mga kaibon. So kaya nagiging FBG ito. Pero yung iba mga kaibon, kahit na may toldok lang yung scallops nila, maitim, is tinatawag na nila yung rainbow mga kaibon. At yung iba naman is kinoconsidered pa rin nila ng full body gray wing yun. So yun lang talaga ang pinagkaiba nilang dalawa mga kaibon. So next naman is kukunin natin yung rainbow mga kaibon at ipapakita ko sa inyo ang kanyang details ng kanyang pakpak mga kaibon. So tara. So sa paghawak naman mga kaibon is siguraduhin yung magiging comfortable yung ibon natin. So yung hindi talaga sila masasaktan. Ayan mga kaibon. So ito yung wings ng rainbow mga kaibon. Ayan. So wala kayong makikita na letter V na pattern dyan mga kaibon. Hindi tulad nung kanina na visual talaga yung itim ng kanyang scallops mga kaibon. So ayan.
So kung makikita nyo, napakalinis ng kanyang pakpak mga kaibon. So ito yung clear wing, ayan. So napakalinis niya mga kaibon, at golden face na siya or yellow face at violet mga kaibon. So pasok na siya sa tinatawag natin na blue series na ibon mga kaibon. So ayan, so ito yung rainbow. So napakasimple lang po na nating tingnan ang pagkaiba ng rainbow at full body gray wing mga kaibon. So tingnan nyo lang po sa scallops nya mga kaibon, at take note, meron ding SVG na madumi talaga mga kaibon. So hindi lang sa scallops natin makikita yung dumi nya, pati dito sa baba ng kanyang wings mga kaibon. So dito meron talagang itim dito mga kaibon. So parang nagliliter V din dito mga kaibon. Ayan, so ganito yung pattern nya, V dito. At yung primary feeders niya mga kaibon, or yung feeders flight, is hindi siya ganito kaputi mga kaibon, or hindi siya ganito ka light gray. Dark gray yun mga kaibon. Pero pag titingnan natin yung cheek patch nila, is pareho lang sila ng color mga kaibon. Pareho lang sila na deep violet yung cheek patch nila mga kaibon. So ganun lang kasimpleng tingnan ang kaibahan ng SVG at rainbow mga kaibon. So ayun. So, ibabalik na natin ito para maiwasan natin ma-stress yung ibon natin. So, ayun mga kaibon. So, sana na-explain ko sa inyo ng malinaw ang kaibahan ng dalawang mutation mga kaibon, which is ang SVG or tinatawag natin full body gray wing, at yung rainbow mga kaibon. So, ayan. So, sa Pilipinas lang mga kaibon, natin kinoconsider yung mga ganito na tinatawag natin rainbow materials mga kaibon, kasi sa international walang rainbow materials doon mga kaibon. So at yung iba pa, kung mapapansin nyo sa international group, yung SVG mga kaibon is tinatawag na nila rainbow yun. So dito sa Pilipinas kasi mga kaibon, so masyadong masilan yung mga kaibon natin na mag ID na mutation. So ang sa kanila kasi napakataas ng standard natin dito mga kaibon. So dapat sinusunod natin kung ano ang nasa libro. So ayun. So yan lang po mga kaibon. At kung may mali akong nasabi, is tumatanggap po ako ng correction mga kaibon. So pwede nyo akong correctionan at pwede nyo dagdagan ang ating mga sinasabi about sa kaibahan ng rainbow at full body grilling mga kaibon. So ayan. So ibabalik ko na sila sa flight cage para hindi na sila ma-stress mga kaibon. Ang mga ibon natin dito is mga young sila. Ayan. So magkapareho talaga sila mga kaibon. Magkapareho silang yellow face at violet. So ayan. So ayan mga kaibon. So pareho silang color mga kaibon, violet. Ang kaibahan lang talaga is yung scallops niya mga kaibon. So ayan. So ito yung scallops ng full body gray wing. So napaka visual niya mga kaibon. At yung clear wing naman is wala talagang scallops mga kaibon. So ayan. So tara, bike na natin to sa flight cage. So ayan mga kaibon, kung may gusto kayong i-suggest sa ating gagawin content, is i-comment na sa baba mga kaibon, at susubukan natin gawa ng video yan mga kaibon. At kung may gusto kayong ipapa-differentiate na mutation mga kaibon, so i-comment nyo lang sa baba at baka kaya nating i-explain yan mga kaibon. So yan lang po sa ngayon mga kaibon. So ayun mga kaibon, sana may natutunan kayo sa ating ginawang video ngayon mga kaibon. So bago natin tapusin ang video natin for today, ay gusto ko lang shoutout ang ating mga solid kaibon na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. So sila si Jilo Jilong Vlogs at kay Budoy's Aviaries. So ayun mga kaibon, happy breathing sa inyo. Enjoy watching at take care palagi mga kaibon. So ayan, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, ay please huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, at click the notification bell para lagi kayong updated sa ating next video mga kaibon. So kung gusto kayong i-suggest, i-comment lang sa baba at gawa natin ang video yan mga kaibon. So see you in the next video. Ingat palagi. Bye-bye.